Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ako napadpad ng Malaysia. I-share ko lang po is first timer po ako. Yung Malaysia po is yung ito po yung una kong abroad. Ito po yung una kong in-applyan na ano, na work. So nag-apply ako ng agency sa Manila. Bright Star yung name ng agency ko. Yun yung agency ko sa Manila. Pero di ko na alam kung ano ng balita sa kanila ngayon kasi hindi na ako bumalik doon. So yung in-applyan ko is Hong Kong. Nakapilap ako ng form, in-interview ako, so yun. Tapos, after noon, June ako nag-apply. So, after nung interview, parang wala akong balita kung ano na. So, umuwi muna ako ng province. So, after noon, around November, bumalik ulit ako sa Manila. Kasi parang pagtatawagan ako ng agency, ready na. So, ang nangyari, walang balita, walang tawag sa akin ng agency. So, walang follow-up. So, yung ginawa, so, wala akong ano, naghintay ako. So, bigla itong pumasok, itong babae. So, yung babae is, kilala to sa doon sa ano nila, sa lugar na tinitira namin sa Caloocan na ano, ng ano siya. Nanguhula talaga siya, pero wala siyang pwesto. Parang random lang yung panguhula niya, parang ano lang, pag nasa mood lang siya. So one day, pumasok siya doon sa tinitirahan ko. Ano, parang compound kasi yun eh. Pumasok siya doon, karang kasi kilala nila yun eh. Parang ihingi daw siya ng karni ng baboy para isahog niya doon sa ululutuin niya. Tapos sabi niya ano. Tapos sabi niya sa akin, nandito ka pa, di ka pa tinawagan ng agency. Sabi ko, hindi pa. Tapos yung sabi niya is ano, umupo ka dito, titingnan natin kung ano nangyari sa'yo. So, wala naman ako parang okay lang, go lang din ako kasi ano naman yun eh. So, sabi niya, yun, nasusulat lang siya, wala talaga siya sinasabi. Sabi niya, ano nangyari? Hindi mahanap yung papel mo or nawawala yung application paper mo. Tapos, sabi niya, anuhin natin para mahanap yung papel mo. Kasi pag hindi nahanap yung papel mo, hindi ka ipa-follow ng agency kasi parang ano kay walang tawag dito. Wala kang application doon sa kanila. So, yung ginawa niya, wala man siya hirap pa, nagsulat-sulat lang siya, ganyan. So, sabi niya, maghintay ka, tatawagan ka ng agency. So ganito na nga, hindi naman tumawag yung agency. Tapos, hindi tumawag yung agency. So, yung ginawa ko kasi, ang tagal-tagal ko na kasi naghintay. Pumunta ako doon sa agency, nag-follow-up ako. Sabi ko, nag-apply ako ng Hong Kong, hindi pa ko tinatawagan, ang tagal-tagal ko na naghintay. So, tapos sabi nung in charge doon, wala pa daw kasi yung may-ari doon, wala pa yung head ng agency. So, tapos hinahanap pa tayo yung papel ko, hindi mahanap. Tapos, sabi nung isa, nandito nahanap ko si Sangkap, ganyan niya. So, tapos, biglang ano, tawag dito, biglang sabi nung may-ari nata yung agency yun. Sabi niya, anong bansang in-applyan mo? Sabi ko, Hong Kong. Tapos wala pa kasi tawag, ang tagal ko naghihintay. Tapos sabi niya, i-recommend na lang kita sa ano, sa Malaysia ka na lang, i-recommend kita. Kasi ano eh, excuse me. I-recommend na lang daw niya ako sa iba. So sa Malaysia, first nagdalawang isip ako mag-ano kasi nga, parang hindi naman masyadong maganda yung naririnig ko sa Malaysia. May mga pinaglalabas sa ilog, may dinadala sa mga probinsya na parang ang layo. Sobrang init ng Malaysia, nakakaitim talaga, walang day off, walang cellphone, nakakahagal. So, ganun yung narinig ko sa Malaysia. Tapos parang ano, parang nagdalawang isip ako na ano, pero sabi ko kasi, gusto kong umalis, gusto kong makaalis. So, nandito na. So, sabi ko, okay na, go na lang ako. Sabi niya, sige, i-interviewin kita. And then after ng interview, tapos ano naman siya, i-recommend, sabi kasi nung ano, i-recommend niya ako, so ganun yung nangyari. So after ng interview, umuwi ako, so after mga 3 days, may employer na agad ako, nag-interview through CAM, sa ano, yun yung employer ko na ano, so, ayun na nga, nagka-employer na ako, pero excited na ako kasi ang tagal kasi naghintay, so, nag-training ako ng mga Feb.
Tapos kasi ang tagal ng process dito sa Malaysia, mga 4 months to 5 months yung process ng paper. So yung nangyari, naghintay pa ako kaya May na ako nakaalis. So ganito na nga, pumunta na naman doon sa bahay yung ano, yung parang manghula. Yung ginawa sa akin eh, sabi niya, huwag kang mag-alala, mababait yung pupuntahan mo doon, magiging okay ka doon sa mga employer mo. Yan lang yung sagot, sabi niya sa akin. Sabi niya, basta magpakabait ka lang, ano lang, ganun lang yan eh. Tapos, so flight ko na, sinabi ko sa kanya, flight ko na bukas, sabi ko, kasi nagkita kami sa ano eh, sa kalsada. Sabi niya, ano nang balita? Sabi ko, flight ko na bukas, doon, sabi niya. So, ganito yung gawin mo. Pag sumakay ka ng eroplano, sasabihin mo, ipagdasal mo sa puso mo na sana magiging okay yung kalagayan ko dito sa Malaysia. Yun yung tinuro niya sa akin. Yun yung ano niya, sabi niya. Ibulong mo lang, isabihin mo lang, na parang ipagdasal mo lang na sana maging okay yung buhay ko sa Malaysia. Then, sabi naman niya, syempre sinunod ko yun kasi ano, kabado din ako kasi first timer ko kasi nga mag-abroad. So, sabi niya, then, sabi niya, pagbaba mo ng eroplano pag nandun ka na sa Malaysia, ipagpag ko lang daw yung paa ko, tas ibulong ko ulit na sana ay magiging mabuti yung buhay ko dito sa Malaysia. Maging mabait yung mga tao sa akin. Ganun yung mga ano niya, mga bilin niya. So, tapos may isa pa siyang bilin na ano, sabi niya, bago ako humakbang sa loob ng bahay, ipagpag ko ulit yung paa ko ng 3 beses. Ganun yung sinabi niya. Basta bago ka pumasok doon sa loob ng bahay, ipagpag mo yung paa mo ng 3 beses, sabi niya. Tapos magdasal ka, ibulong mo sa puso mo na sana tratuhin ako ng maayos na yung parang ano, maging maayos yung buhay ko dito sa mga employer ko, sabi niya. Yun yung idasal mo bago ka humakbang mismo sa loob ng bahay. So ganun yung nangyari. So lahat ng sinabi niya sa akin, ginawa ko. Tapos parang, oh my God, parang sa awa ng Diyos, ano naman, parang dininig naman ng Diyos ang mga ano ko, mga dasal ko na sana maging okay yung buhay ko sa kanila. So far is, mag-sisters na nga ako dito, so ganun yung nangyari. Pero bago pa yan, sobrang kaba ko kasi tatlo kaming bumiyahe noon papuntang Malaysia, ganun yung nangyari, tatlo kami bumiyahe, so ayan na, excited na kami hanggang sa ano. Tapos na kami sa immigration. Sa immigration kasi hindi kami nag-ano eh. Parang may sumalubong sa amin na, oh, magtatrabaho ba kayo, ganyan, ganyan. Tapos dito kayo, so doon kami. Pagpasok namin doon sa parang receiving room sa mga magtatrabaho sa Malaysia na walang ano. Tapos doon pinahintay kami, may agent na sumundo sa amin. Ang nangyari doon, pagpasok ng agent na sumundo sa amin doon sa receiving area, na receiving room, marami doon, iba't ibang lahi, Nepalese, mga Indonesian, mga Bangladesh, parang ganyan-ganyan. So, halo-halo na yung amoy. Alam niyo na kung ano yung amoy nila. At parang nakakahilo. So, pagod ka na nga, kabado ka pa, as in kabado ka, parang yung kabog ng dibdib mo is, parang ano ba, sasabog ka na sa takot, sa kaba na di mo ito, ano magiging buhay mo dito. Ganyan yung ano namin sa airport. So, ayun na nga, pumasok na yung agent na susundo sa amin. Tapos sinabing, oh, bright star, ganyan-ganyan. Sabi sa amin, pagtayo namin, where is your passport? So, yung nangyari is, hiningi agad yung passport namin. So, from the airport hanggang sa agency, hindi na namin hawak yung passport namin. So, yung kaba namin is, ano ba, napunta ba kami sa maling agency? Napunta ba kami sa illegal o ano-ano? Kasi yung takot talaga, hindi na namin hawakan yung passport namin eh. Hanggang sa dumating kasi kami gabi. Ganun yung ano. Tapos, dumating kami doon sa accommodation house. Ano siya? Parang up and down na house na small naman. Siya maliit lang siya, pero up and down siya. Parang townhouse style. So, ganito ang nangyari. Gabi na kami nakarating doon sa accommodation. Tapos hindi na namin hawak yung passport, pero ano talaga, kabado talaga kami. So, magpasok namin na sa accommodation, lahat ng nandoon is Indonesian. Ganun yung nangyari. Lahat ng mga nandoon ng Indonesian. So, natakot kami kasi yung may pinatayo sa hagdan, may pinaluho doon sa sulok.
may nakaupo doon na isa na bawal tumayo na ganyan-ganyan. Sabi ko, ano ba nangyayari? Tapos lahat ng mga babae doon nakaupo sa sahig. So parang, ano ba nangyayari? Mga kinulong ba to sila o ano? So yung kaba namin tatlong Pinay naman is, parang, nasa ano ba kami? Nasa maling kamay ba kami? Tapos, yun. Tapos, afternoon, pagpasok namin sa loob ng accommodation, sinabi sa parang binuksan yung parang sa ilalim na hagdanan, parang may pinto doon. Binuksan yun, tapos sinabi, put your things there. So, yung kaba namin, oh my God, bakit pinasok yung mga gamit doon na walang man lang pasabi-sabi. Tapos, pinaupo na kami sa sulok. Parang, oh my God, sabi namin, ano ba nangyayari dito yung kaba naming tatlo na parang di mo ma-explain. Di mo talaga ma-explain. Tapos, sinabi doon sa ibang Indonesian na lutuan daw kami ng dinner kasi yan daw yung sabi ng madam na asikasuhin kami pagluto kami ng dinner. So, ganyan-ganyan. So, sa awa ng Diyos, pinakain kami. So, nanibago kami doon sa food kasi inuluto sa amin is noodles na spicy. Alam mo naman kami, mga Pinay is. Hindi naman tayo mahilig sa gano'n na ano. Sa parang hindi mo malunok kasi bago lang yung food eh. Bagong ano, parang bagong tikim mo lang. So, yung nangyari is spicy siya nga. Parang malakas talaga yung amoy at saka matapang. Masyadong matapang yung mga amoy ng instant noodles nila dito. So, yung nangyari, sinabi nung head doon sa accommodation na bawal magtapo ng pagkain. So, yung ginawa na sinabi nung isa kong kaibigan na ano, di daw niya malunok kasi sobrang spicy daw. Tapos hindi daw siya sanay sa spicy. Yung sagot lang na doon ng head na Indonesian, bawal magtapon ng pagkain kung ano yung inihain namin sa inyo, kaunin nyo, at ubusin nyo. So, yung kaba namin doon na parang, oh my God, paano namin uubusin to? Hindi naman namin alam tong pagkain na to na ano, ganito. So, wala kaming choice. Kailangan namin ubusin yung noodles kahit masuka-suka na kami, ganun yung nangyari. Then, after nun, sinabi sa amin, oh, sige na, maligo na kayo, tas mag-ano mo na kayo. Magbihis, patulog, then the next day, ayun na nga, the next day nakita na namin yung realidad ng Malaysia. Ganun yung nangyari. Maagang ginising kami ng 5 o'clock sa accommodation, tapos pinaglinis, parang ganyan, sabi namin, ano bang nangyayari dito? Yung parang wala ka na lang, yung nasa isip mo na lang isa na kunin na kami ng employer namin, kasi ganun nga, parang, ano ba? Parang may mga pinaparusahan dun sa loob kasi yung sinabi ng head is mga tumakas daw yun sa mga employer nila. Mga pasaway na mga maid. So, ganun yung nangyari. So, after nun, dinala kami doon sa ano sa office na ng agency tapos nag-binical na kami din. Parang ganun na nga. So, the next day pa kami sinundo ng employer namin. Parang ano, kasi yung dalawang Pinay na kasabayan ko is magkatabi lang halos yung bahay. Parang street lang. So, ganun yung nangyari. So, ayun na nga, parang doon lang kami nakahinga nung ano na, sinundo na kami ng employer namin kasi iba talaga yung aura doon sa accommodation. So, ganun yung nangyari. So, sa mga baguhan na mag-a-apply dito sa Malaysia, siguro maninibago kayo pagdating nyo sa Malaysia kasi iba yung environment nila. Talagang ano yun eh. Totoo yung sinasabi nila na cultural shock o something. Ano ba yun? Cultured shock. So, ganun yun. Ganun yung sinasabi nila. Yung una mo lang, ano kasi doon is masya-shock ka sa, ano nila, sa kultura nila na di mo maintindihan na parang, alam mo yung parang pagmamay-ari ka na nila na hindi ka malayang gumalaw, parang wala silang trust, iba yung ano nila, iba yung approach nila, hindi katulad sa mga Pinoy na masyadong friendly kasi halos naman at dito na ano, hindi ko sinisiraan pero iba talaga yung approach nila sa mga dayuhan dito. So kasi yung tayo, mga Pinoy, ano tayo eh, friendly tayo sa mga dayuhan eh. Pero dito parang, kung gano'n ang tingin nila, gano'ng tingin nila sa mga dayuhan ng mga ano, nagtatrabaho dito, especially mga domestic helper, mga cleaner, mga ibang lahi, parang, ang baba ng tingin nila. So, gano'n talaga eh, wala naman tayong magagawa doon, tayo yung dumayo. So, tayo yung mag-adjust. So, gano'n yung nangyari. So, okay naman, pinalad naman sa employer kahit papano, de. Naging masaya na rin hanggang sa nakuha na yung ano, hanggang sa tumagal, nagkaroon na ng ano, naging okay na yung employer, naging yung ano na sila, may tiwala na. So, ganun lang talaga yun. Pero yung mga naririnig nyo sa Pinas na ano,
dinadala doon sa probinsya, sa mga malayang probinsya. Sabi, may ganun eh, may ganun. Pero hindi lang ako sure kung totoo yung pinaglalaba yung iba sa ilog. Kasi may ganun eh, parang, ang tawag nila dito is kampong. Kampong is parang malalayong probinsya na ano na siya, parang village na siya na ano na. Parang malayo na siya masyado sa ano, sa city. So, ganun yung nangyayari. Kasi nga, nagulat nga din yung taga-amin nung umuwi ako sa Pilipinas. Sabi niya, but ano ka, parang okay ka na sa Malaysia. Kasi siya din galing Malaysia noon. Tapos 2 years lang ata. Yung natakot siya kasi ano, pinaglaba ata sila sa ilog na hindi ko maintindihan kung ano yung ilog na yun. Pero totoo yun, guys. Yung iba is, nag-a-apply dito sa city pero dinadala ng mga kamag-anak doon sa ibang, sa ano, sa probinsya na malalayo na ng mga 3 hours, 2 hours na ang layo sa city. So, ganun yung nangyayari. Tapos, yung nangyayari is, sobrang init dito sa Malaysia. Kaya, paswertihan lang, maswerte ka ako yung employer mo is nakatira sa condo, nakatira sa bahay na malaki. Pero yung minsan yung iba din kasi ano eh, parang hindi rin masaya kasi yung ibang amo din kasi hindi naman talaga lahat ng amo mabait. Yung iba is katirika ng araw, pinagtatrabaho dun sa labas. So, yun yung nangyayari. Yung iba nagkaka-pimples na nangingiti mo lang, maayos na tulog. As in, iba talaga. Iba yung, pag nakikita mo kasi kami, ano eh, iba yung aura ng mga domestic helper na alaga ng amo. Iba yung aura ng mga hindi inalagaan ng amo, yung pinapabayaan. Ganun yun, makikita mo yun pag lalo na pag may mga ano, may mga party, tapos sinadala yung mga katulong, mga ano. Mapapansin mo talaga na iba yung itsura ng ano, nung mga hindi inaalagaan ng amo. Kasi makikita mo talaga haggard, makikita mo talaga kulas sa pagkain. So, ganun yun. So, actually, ang Malaysia, hindi naman siya ganun kaano, parang ano lang siya. Pero kung papipiliin kayo Malaysia, Hong Kong, Singapore, doon na kayo sa Singapore kasi maganda talaga doon sa Singapore kahit papano is okay doon. Yung Malaysia kasi hindi pa kasi lahat open eh. Hindi pa lahat pwede mag-tea off, hindi pa lahat pwede mag-cellphone. Tapos parang ano sila, may ugali sila na, oh, binayaran kita sa agency, hawak ka namin. Pwede namin gawin, anong gawin namin, pwede ka namin walang CP, pwede ka namin patulugin ng ilang oras, budget yung pagkain mo, ganun. Tapos pag gusto mong ano naman, kasi may iba pang ganun eh. Kasi siguro maano lang ako, maswerte ako sa employer ko. Kasi yung employer ko is, yung babae is, Chinese siya, pero parang lumaki siya sa Amerika. So iba yung approach niya, parang ano din, parang maluwag. Maluwag yung approach na hindi siya masyadong stricto, bawal mag sa ano. Tapos yung lalaki naman is, parang malaki sa hirap sila. So alam niya yung ano hirap. So ganun yung nangyari sa akin, kaya okay ako sa employer ko. Kasi yung ibang employer is, bawal makipag-usap sa kapwa, domestic helper. Bawal magkwentuhan, bawal lahat patago. Kasi may ganun na iba na parang iniisip nila tatakasan sila. Hindi, ganun yun eh. Ganun yung approach nila na, oh may nakakausap ka ng Pinay, baka impluensyahan ka niyang tatakas. Ganun, wala silang tiwala. Kaya ayaw nila yung iba, ayaw nilang mag-cellphone ang kasama nila sa bahay, yung helper nila. Walang access sa ano kasi ayaw nila eh, kasi na-influensyaan nila. Yung iba naman kasing amo is, alam mo yung pagkain? Limited yung pagkain, ipagod ka naman kung ilan ba, kung gaano kalaki yung bahay, yung lilinisan mo is, ganun yung ano, konti lang yung pahinga mo, may bata pa, may ano ka pa, ganun yun eh, kasi ganun yun eh, kasi mostly doon sa nakikita ko, swerte lang kami talaga na ano, malaya. Malaya, nakakagalaw, may nakakahabak ng sahod, nakakasipi, nakakalabas. Malaya kami, nakakabili ko ng gusto namin. So, yung iba kasi hindi talaga sinerte. So, sa mga hindi sinerte, tapusin nyo lang yung 2 years, tapos uwi na kayo. Kasi walang ano eh, wag mong tiisin na, oh, kailangan kong mag-stay pa ng matagal. Kasi kahit ganun yung amo ko, ano, kasi kailangan ko ng pera. No, wag nyong gawin yan. Pag hindi kayo okay, tapusin nyo lang yung 2 years contract mo, uwi na kayo. Kasi sa totoo lang, pwede pa kayo mag-apply ng ibang, ano, ibang amo. Hindi lang sila yung amo. So ganun yun. Tapos, ano lang talaga, kailangan tiyagaan lang, kailangan mo lang kunin yung loob nila. So, ganun lang yung pwedeng i-ano nyo para, ano sila eh, mag-trust sa'yo. Kasi pag nakuha mo na yung trust nila, ano ka na eh, wala ka na ang problema sa kanila eh. Malaya ka na. So, ganun lang yun. So, sa mga nagbabalak pumunta ng Malaysia, pasortihan lang, siguro kailangan lang kumapit sa dasal, malakas yung loob mo.
kailangan mo lang maging, ano, kung hindi ka naman sinasaktan ng employer mo, so magtiis ka muna ng ganyan hanggang sa matapos yung kontrata mo, hindi mo talaga sila gusto. At saka ito yung tips ko sa inyo, wag na wag nyo sasagot-sagutin yung employer nyo. Kasi yun yung mag-ano eh, yung magbanggaan kayo ng sigawan. Kasi dito, normal lang yung sinisigawan ka, pero ako hindi ko yung, hindi yung ginagawa ng mga amo ko sa akin. Pero mostly kasi is normal yung sigaw sa kanila, yung parang galit palagi. Ano ba ng mga ito, parang galit palagi. So, ayun yung, kung magbubunga nga sila, hayaan mo sila, wag na wag mo silang sasagutin. So, yun yung ano ko sa inyo, advice ko sa inyo pag gusto nyo mag-ano. So far, pag pumunta kayo ng Malaysia, ano lang, kailangan nyo lang magdasal, magtiwala sa sarili nyo na kaya nyo kahit mahirap, kailangan kayanin. So, ganun lang yan talaga. So, ito hanggang dito lang tayo kasi medyo ano na. So, ganun yon, kailangan nyo lang maging ano, kung gusto nyo pumunta dito, kailangan lang kayo magbao ng lakas ng loob. Ganun lang yun eh. Tsaka tiwala sa sarili na anumang hamon, kailangan nyo yung malampasan. So, ito lang. Bye-bye.